sa pagbabago ng ating itsura. Habang nagkakaedad, sumasabay rin ang pagbabago ng ating paligid at pati na rin ang ating pagkatao. Kaya naman, ang task na ipapagawa ko sa inyo ngayon ay pagbaliktanaw sa inyong mga pinagdaanan at pinanggalingan. Ito ay ang Glow Up Challenge. Inan Bautista 300, thank you for coming. Magkukwento ako guys, kasi task ito ni Kuya, task 11 na yata ito sa PBB. So, yung gagawin natin is ipapakita natin yung pictures natin at sasabihin natin yung mga pagbabago dun sa pictures natin na yun. So, let's get started guys. And ang uunahin natin eh syempre yung mas pinakabata nating pictures. Wala akong pictures ng mga age 12 below ko kasi yung mga pictures na yun is tinangay lahat ng Bagyong Caloy. Oo, wala talaga siyang awa. Kinuha ni Caloy lahat yung pictures ko, yung mga gamit namin noon nung Bagyong Caloy. Kinuha niya lahat pati yung mga napaka-memorable kong pictures. Ayun. So wala akong mahagilap. Ang meron lang ako ngayon is ito, ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, klarado ba dyan sa screen? Ayan, eto ako ah, baka eto yung akalain nyo. Eto ako, eto yung maitim. Ayan, maitim na mataba. Ayan ako guys. Ayan, so ang masasabi ko lang sa pictures na to, na nagbago ngayon sa akin, is noon, mahilig talaga ako sa mga colorful na damit. Oo. At saka yung damit na maraming kulay. Yung hindi lang isa, dalawang kulay, yung maraming kulay. Yun. Mahilig ako sa mga... At saka ayoko ng plain na damit. Gusto ko yung damit na may mga tribalo-tribalo, yung mga sulat-sulat, ganun, yung mga style-style, ganito. Tulad nito, ito, diba? Ito, diba? Ayan. Ayan, parang may lubid. Ayan, parang may lubid. Mahilig ako sa mga ganyan, guys. Nakikita nyo ba? Ayan. At saka nakikita nyo dito sa may braso ko. Parang yung pangkuskus ng plato. Oo, mahilig ako sa mga ganun yung... Ayoko ng damit na... Kasi nung kabataan ko, 13 years old to ah. Nung kabataan ko, gusto ko yung damit na... Ewan ko ba? Ba't ganun yung mga gusto ko dati? Gusto ko yung damit na parang mabuhay, yung makulay na damit. Ayoko nung parang sad thing na damit. Pero hindi ko na-realize na hindi pala bagay sa akin yun. Ayan naman, tingnan nyo. Maitim, tapos yung damit ganyan. So hindi pala bagay sa akin yung ganyan. Oo. At saka, mataba ako dati kasi sobrang takaw, times 5 ng katakawan ko ngayon. Ayan. Kaya, ganyan yung look natin. Yung mga kasama ko dyan, isa-shoutout ko na lang din. Ayan, baka makita, baka nanood sila ngayon, sana nga. Ano, mga best friends ko yan, nung kabataan ko, yung teens life ko, ayan. Lumaki kasi ako guys sa Masbate, pero nung 13 years old ako, lumipat ako ng Sugod, Cebu sa ate ko at doon ako nag-aaral at dito ko nahanap yung mga best friends ko. Ayan, sila yung nagpapakain sa akin araw-araw kaya ako tumaba. Ayan. At saka, supportado nila ako sa mga damit na gusto ko, wala sa reklamo. Ayun, oh, partner pa nga kami ni ate eh. Ayan, oh. Ayan, so, tapos na tayo sa first picture. Second is... Ito yung nakakahiya na picture. Wala akong choice eh. Charan! Ayan. Yung naka-green. Yung naka-light green. Yellow green. Light green. Whatever. Basta green. Yan. Ayan. G's prom namin to noong high school. I was 14 years old. Yeah. 14 years old ako niyan. Diba? Ay! Mahilig ako sa curly hair, guys. At alam nyo ba, yung buhok na yan, ako lang nagko-curl niyan. At syempre, ano tayo, eh, hindi naman tayo mayaman. So, ang ginawa ko sa buhok ko na yan is... Naglagay ako ng itlog. Yung egg white, nilagay ko siya sa bote na may spray. Tapos, nilagyan ko siya ng snowbird. Tapos, ginagunan-ganun ko, sinishake-shake ko. Kaya, meron ako pang spray ng buhok na para yung kulot, yung... Kinulot ko siya, ginan ko ng, di ko alam nyo ba ito, pero parang ganun siya, spray, tapos ganyan, tapos ganunin mo, ganunin, tapos save ka na, hindi ka na pupunta pa ng mga beauty salon, hindi ka na magbabayad, isang itlog lang katapat, at saka isang snowbird, tapos na mo sa buhok. Ayan, so G's prom namin yan, ayan, at saka, sa nasabi ko na, mahilig talaga ako noon sa damit na makulay, oo. Na hindi ko na-realize na hindi pala bagay sa akin yun. So, ito yung nagiging hinatnan ng G's prom ko. Ako yung pinakamakulay
sa lahat-lahat ng umattend ng GS prom namin. So, 'di ba sobrang light, hindi ka ma ano, hindi ka masasagasaan ng sasakyan kasi sobrang light niya. Ay, saka hindi ako marunong, hindi kasi ako girly na girly dati, guys. Ano ako eh, parang buyish-buyish type, ganun. Buyish-buyish type ako, pero mahilig ako sa mga damit na fit. Ayoko nung sobrang malaki, gusto ko yung sakto lang, yung fit, yung parang fit talaga siya sa akin. Oo. Pero hindi ako mahilig mag-short, mahilig ako sa jeans. Tulad ko, diba, sa anong unang picture natin, jeans yung suot ko. Ayan, hindi ako mahilig talaga sa shorts. Ayan, mahilig ako sa yellow green. Mahilig ako sa mga light na damit noon. Uulitin ko lang, 14 years old ako nito, 3rd year high school, GS prom namin. Yung kasama ko is best friend ko sa school. And so, ano na ba? Tapos na ba tayo dito sa picture na to? Natatawa ko sa sarili ko dito. And then, ang susunod is, eto, I was 4th year high school. Nakikita niyo ba yan? Ako yan. Ayan, oh. Ayan, ayan. Volleyball to, guys. Picture to ng volleyball namin. Sana sabi ko na wala na akong mga pictures ng kabataan ko. So, yung simulan lang 13 years old ako pataas, yun yung may picture ako. Ayan. Ooh. Kamukha ba? Magkamukha ba kami? Ayan, dito daw ako. Ayan, baka nawala yung kapatid nyo. Baka mahanap nyo dito sa akin. Eto, yung picture na to is, ang masasabi kong may pagbabago sa akin ngayon is, mahilig talaga ako sa bangs dati, guys. Ayoko na ngayon mag-bangs kasi parang hassle lang siya. Pero dati, addict talaga ako sa bangs. Ayan o, pinagilid ko lang siya kasi syempre nagpipicture si ma'am, yung coach namin, sa volleyball namin. Kasi kung hindi nyo maitanong, sasabihin ko na lang kahit hindi kayo magtatanong sa akin. Naging party ako ng first six player ng volleyball dati nung high school life ko. Ayan. So, ayan na. Nagiging member ako ng Bangs Garcia. Ayan, guys. Third lang siya, no? Pero, nakikita nyo naman, di ba? And then, tapos na tayo doon, di ba? Ito yung fourth year high school ko na picture. And then, pangatlo, pang-apat na tayo. Sa pang-apat naman, guys, is ito. Tcharan! Yan! O, diba? Short hair na tayo dito. Ayan. Ayan. Ma-explain ko lang dito. Yung pagbabago sa akin dito is, noon talaga, guys, hindi talaga ako mahilig sa mga dress-dress. Kahit ngayon naman, pero sumusuot na ako ng mga dress. Itong time na yon is broken-hearted yung ate nyo. Mm-mm. Totoo talaga pala na kapag broken-hearted ka, kaya is buko yung pagtitripan mo. Ayan. Sobrang haba ng hair ko niyan, guys. I was 19 years old at this time. Ayan, 19 years old ako niyan. Sobrang napakahaba ng buhok ko, tapos bigla ko siyang ginupit kasi nga, na-broken hearted yung ate nyo. So, kailangan ko mag-new look, ganun. Tapos, alam niyo naman na jeans lang yung hilig ko dati. Pero, itong time na yun, chinallenge ko yung self ko na magsuot ng ganito. At saka, noon pa talaga ako mahilig mag-belt. Mahilig talaga ako sa belt dati. Kasi parang gusto ko yung damit, gusto ko magsuot ng damit na may belt. Hindi ko naisip na hindi pala bagay sa akin yun. Ayan o. Ayan. So yung buhok na yan, gawa yan ng broken hearted tayo. Ayan. Ayan, guys. So, ayan lang yung makiwento ko nitong 19 years old ako. So, yun na yung pang-apat kong pictures. At dito naman tayo sa pang-lima. At eto na, nag-glow up na ang ate ninyo. After nung broken-hearted ko, nakahanap ako ng katapat. Char. Nakahanap ako ng katogether ng ka-forever, sabi nila. Ayan, eto yung broken-hearted look. Maikli ang buhok. At saka mahilig mag-dress na may belt. Ayan, yan yung look ko na yan. Ayan. Tapos, ito na ako ngayon. Ito na, nag-glow up na ang ate ninyo. Ayan, yay. Ayan, nag-glow up na yung ate ninyo. Itong time na to, mahilig na ako sa sombrero. Ito na ako ngayon. Mahilig ako sa sombrero. At saka, mahilig din ako sa loose na damit. Yung gaya nito, ayan. Hindi siya fit. Noon kasi mahilig ako sa fit, saka mahilig ako sa jeans. Ayan. Pero
Because boyish mo dati. Eh, hindi ako mahilig mag-sexy, pero mahilig ako, ayoko sa mga damit na malalaki. Kasi nga, jeans yung sinusuot ko. So, ayan. At ito na. Diba mahilig ako sa jeans dati? Ngayon, mahilig na ako sa shorts. Mahilig na sa shorts yung ate nyo. Kasi, taga-isla na ako ngayon eh. Na-adapt ko na yung pananamit ng isla at pananamit ng mga katrabaho ko. Kasi nagtatrabaho ako sa isang resort dito sa Malapascua Island. So, na-adapt ko na yung mga pananamit ng mga taong kasama ko araw-araw. So, ito na din yung pananamit ko ngayon. Magsushort na ako, tapos loose na damit na ayoko na ng damit na maraming kulay. Gusto ko yung plain na. Gusto ko yung kung pink-pink na lang lahat, na wala nang churbalo-churbalo. Gusto ko yung black. Pag black, pwedeng may ibang kulay. White, blue, white, ganun. Tsaka, mahilig din ako sa mga damit na yung kulay parang pangmatanda, yung ganun. Ayoko na ng kulay na parang pambata, yung light na color. Ayoko na ng mga ganun. Noon lang yun. Ngayon, gusto ko na yung mga parang anong kulay, parang wala siyang kaganda-ganda, pero pag sinuot mo na, bloom, ganun, magbo-blooming ka na, ganun. Ayun, guys. Ayan, so, at higit sa lahat, straighten yung hair natin. Nagpapastraight ako ng buhok. Ayan. And sombrero lang sa kalam. Mahilig tayo sa sombrero. Ayun. Okay? So, yung mga pagbabago mula noon, uulitin ko lang. Dito sa first picture na to, mahilig ako sa damit ng mga maraming designs. Ayan. Ako yan. Mahilig ako sa damit na maraming designs. Yung may mga lubid-lubid, yung may mga knit-knit dito na parang pang sabon ng plato. Yun, mahilig ako sa mga ganyan. Wala na yan ngayon. Kasi ang hilig ko na lang ngayon is simpleng damit na lang. Ayan na. Ayan. Tapos, mahilig ako sa makulay na damit. Ayan. Yung makulay na damit na yan, ang pinakagusto ko noon. Wala na yan ngayon. Tapos, ito naman, mahilig ako sa bangs. Ayan, mahilig mag-bangs ang atin yun noon, pero ngayon hindi na. Hindi na, kasi matanda na ako. Wala na ako dun sa mga uso-usong ganyan. Tapos, mahilig din ako dati mag-belt. Ayan. Mahilig ako dati mag-belt, pero ngayon wala na din. Wala na yung mga belt-belt na ganun. So, eto na ako ngayon. Ayan na ang atin yung ngayon. Yes, tayo sa task natin for today. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Ayun, so kuya, sana magustuhan mo yung aking mounting presentation sa task mo for today na blow up. Ay, glow up pala. Sorry. Glow up pala. Ayan, thank you so much, guys.